Papakita ko sa inyo ngayon kung paano manap ng tsura. Ayon din sa gustuhan ng mga mamili. Ito po ang pangustos pagmamanap ng tsura. Ito ang paraan ng kagawa. Iniiwaan ko yan sa gitna na iniabot pa sa laman ng tsura. Aikot hanggang sa mag-abot ng kanyang iwa. Tapos po, nalagyan ng pangsit na ng daliri sa gilid para i-design po natin yan para matalupan. Paglipin na kamis pati. Hindi po. Bilog na bilog. Pinipalit natin at tapos palilisan yung anak ko, bulok na! Laman, pinipalit po sa palat. Kasi ito, ginagamit pa ito, lagay na sabaw. Inaano ito eh, pag sa pulutan, pag sa ano, pag nasa jungle ka, pwede mo itong gawing plato. Lagay ng sabaw, lagay ng pulutan. Ayun po sa mga nakaka, hindi nakakaalam, ito paano? Pag nasa jungle, ganito gagawin. Pwede rin gawin itong baso. Pwede rin sombrero pag maulan. Pag nilagyan mo na sabaw yan, automatic na yun, may lasa na agad. May lasa na agad. Kung medyo umano yung timpla nyo, siya na yan. Oh, ito na oh. Sarap po. Sarap. Asim. Maliit lang sa akin. Oh, kumain na kayo. Bukas may bayad na to. Minsan na rin akong naging tindero ng umilo sa may Timog Avenue at saka sa Gilmore, malapit sa Gilmore po. Ganito po talaga ang pagpapalakad. Yan na po ang tinaturo sa amin. Aking minsan, ang aming pumilo po ay puro galing Dabaw. Marami pa puno ka? Saan ko rin na ka? Ano
you, thank you.
sa era po na mabuhay. Ito, madilim na ako, madilira. Lang po, 100. 100? Oh, yes.